Hi guys! Good afternoon! Ngayong hapon sa tanahan. And this is Dean. Welcome again sa aking YouTube channel. And today is Thursday. Maulan na araw dito sa Qatar. So, galing ko lang office. Kalalabas ko lang talaga. So, naisipan kong dumaan sa QDC or Qatar Distribution Company kung saan dyan kami bumibili ng mga alak at of course, yung pork or baboy. So, later, papakita ko sa inyo kung anong nabili natin at kung magkano ang baboy dito sa Qatar, guys. So, again, if you wanted to see and malaman kung ano ang mga presyuhan dito ng alak at ng baboy, just keep on watching. Alright, so guys, alis na tayo. And makulimlim pa rin yung ano, yung langit. So, ang sabi sa forecast hanggang weekend daw yung ulan. Grabe ang ulan kanina, ang lakas nung papunta ko ng office, sobrang lakas yung ulan, guys. Ayan. So, ayan. So, tara, samahan niyo ako sa QDC. Bilang na-miss ko kumain ng baboy dahil after bakasyon, hindi kami nakapagbaboy ng 3 months. Wow! So, pagpasensyaan nyo na pag medyo shaky, guys, ha? 3 months kami na nag-fasting sa pork. So, ayan. Ngayon, lili tayo. Dahil maulan na araw, guys, naisipan ko na rin na magluto ng sinigang. Wow! Nakabili na ako ng mga gulay kahapon. So, yun na lang yung ating baboy. The main cast of sinigang. So, yun guys, kanina, dito sa Qatar, pag umuulan, marami talagang mga baha na area. So, ipapakita ko pala sa inyo mamaya, guys, kung magkano yung presyo. Of course, gagawa tayo ng QDC haul, kung anong mga nabili ko. Well, hindi ako bibili ng alak, kasi wala pa naman si Erwin. Ang bibili na natin is baboy. Kumaan pala ako dito sa gasoline station. So, ang presyo ng mga gasoline dito is, yung premium, 1.90 riyals. Brother, how much the super? 210 super. 210? Premium 190? Yes. Ah, okay. Thank you. So, yun guys, yung premium nila is 1.90 and yung kanilang super is 2.10 riyals. Ayan. So, dalawang klase lang yung gasolina dito, guys. Premium or super or gold or silver. Yan lang yung mga ano, gasolina dito, dalawa lang. Dalawang type lang. Hindi katulad yan sa Pinas, maraming type ng gasolina, di ba? Kasi marami kayong mga supplier dyan. Dito, isa lang. So, yeah. Dati nung pagdating ko dito, way back 2010, wala pang 1 real yung ano, guys, yung gasolina, yung super. Yung super na gasolina, wala pang 1 real. Parang nasa 0.97 reals lang siya. Tsaka yung premium is 0.95. Yan. Para lang alam ninyo kung magkano yung gasolina. Nakita nyo kanina, di ba? Baha dun sa gate. Kaya, yung pag-check ng appointment, eh, dito na bada sa loob. Ayan. Kwentuhan mo na tayo, guys.
bago tayo pumasok kasi ang appointment ko pa naman is 2:15, so it's just 2:01 in the afternoon. Ayan. Sasabihin ko sa inyo kung paano pala ang pagkuha ng permit or license dito sa QDC. So, sa pagkuha ng license or ng permit, liquor permit dito sa QDC, guys, kailangan of course over 21 years old kayo, at least residing in Qatar for 3 months, tapos meron kayong basic salary na 3,000. Basic salary, it means hindi kasama yung mga allowances, guys, ha? Yung like yung accommodation, yung transportation, yan, hindi yan kasama. So, basic lang talaga, 3,000. And then, of course, meron kayong residence permit. And, pag pupunta kayo dito, mag-apply kayo, mag-fill up kayo ng form, kailangan ninyong kumuha sa company ninyo ng salary certificate address dito sa QDC. Kasi pag wala yun, hindi kayo bibigyan nila ng permit or ng license. So, ang bayad sa permit for 1 year, 150. Pag 2 years, 250. Pag 3 years, 350. At pag 4 years is 400. So, yun yung mga requirements. And then, pupunta ka sa kanilang office, pipicturan ka nila. And then, the same day, makukuha mo na rin yung card. And, pagkakuha mo ng card, pwede ka na rin bumili ng alak or ng inyong baboy. And guys, bibigyan kayo nila ng credit limit. So, depende yon sa inyong basic salary. So, parang alam ko, ang minimum nila ngayon is 2,000 yung kanilang credit limit sa alak. Kasi sa baboy, hindi naman yun nababawasan. So, hindi kasama sa credit limit yung baboy. So, pag bumili ka ng baboy or yung pork is 1 to 2. So, sky's the limit doon. Walang limit doon. Pero sa alak, mayroong limit na 2,000 riyals. Yun. Ang ibibigay nila na card sa inyo or yung permit is, ang nakalagay is liquor permit pala, guys. Ayan, oh. Yeah. If mayroon kayong wife dito sa Qatar na under your sponsor, pwede mong kunan yung wife mo ng supplementary card. So, katulad sa akin, ang primary card holder or primary member is yung husband ko. So, ako supplementary member ako. Yan. So, pag pumunta ka sa loob, ito lang yung ipapakita mo. Itong card na ito. Ayan, na may picture mo. And before ka pala pumunta dito sa QDC, pag meron na kayong card or meron na kayong permit, before kayo pumunta, magpapa-appointment muna kayo. Kukuha kayo ng appointment sa kanilang website para bibigyan kayo ng schedule. Dati, walang ganun, guys, eh. Pero nung nagka-pandemic, nag-start sila ng limit. So, every time na bibili kayo dito, kukuha muna kayo ng schedule. Hindi ka talaga nila papapasukin pag hindi yung time mo. Maghihintay ka doon sa labas, pipila ka doon. As you can see, binaha yung kanilang gate doon. Ganyan dito sa Qatar, guys, baha pag kunting ulan lang. Ang maganda lang pag umulan dito, lalo ngayon summertime dito, guys, biglang umulan. So, medyo bumaba yung temperatura kasi, guys, sobrang init, sobrang humid talaga. This past day weeks, sobrang init. Umabot kami ng 50 na yata dito. Ngayon, nasa 31 degrees kami kasi umulan. Pero mainit pa rin sa labas, humid. Kaya, pag ganitong umulan siya, guys, lalong iinit siya kasi summer pa lang. Hindi pa naman winter. So, mainit. So, if you have any question, message nyo lang ako or comment down below kung anong mga katanungan ninyo at hahanapan natin ang sagot yan. And of course, you can visit their website at ilalagay ko rin sa description box yung kanilang website. And disclaimer again, this is not a sponsored video.
tayo sa bahay and unfortunately, hindi tayo nakapag-film sa loob ng matagal. Sinita tayo. Bawal kasi guys, bawal talaga na mag-film sa ganung lugar. But anyhow, papakita ko sa inyo kung ano yung mga nabili natin sa QDC. Lahat dito is baboy. So, for those of you who are watching na hindi kumakain nito, you can skip this video and just watch another video na meron ako sa channel na ito. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo and then of course, sasabihin ko kung magkano yung price and I will try my very best na ilagay somewhere dito sa screen yung ano, yung conversion niya in pesos. Ayan. So, of course, yung mga frozen na ano, product or frozen goods, nilagay ko dito sa insulated na bag. And yan yung uunahin natin guys para ilagay na natin sa freezer agad-agad. Ayan, so ibaba ko lang. At of course, nagmamasid na naman yung dalawang madam. So, ang kanilang plastic bag guys is color black. Ayan. Of course, ang una-unang nandito, random na to guys, ha? Ito yung binili ko yung kanilang pork belly. Ayan, ito siya. Pork belly. So, ang pork belly nila na 1,300 grams, ang price nito guys is 108 riyals. Yes, boneless pork belly, 108 riyals. May pagkamahalan talaga siya, I know guys, but then, pag namimiss nyo yung baboy, alam mo naman tayo mga Pilipino, mahilig sa mga pork chop, ihaw, sinigang, at kahit ano pa, ang mga sahog-sahog sa ating mga ulam, baboy is the best. Ayan, so ang ginagawa ko dito, hinahati ko siya sa tatlo, and then, pang sahog-sahog lang siya sa pakbet, sa panset, at kung ano-ano pa mga ulam. Madalang lang kami mag-adobo. Pag nag-adobo man kami, half siguro nito, pero madalang lang ako mag-adobo kasi madali siyang maubos pag adobo talaga guys. So mga pang sahog-sahog lang siya. The next one guys is itong tender juicy hotdog. Ito yung kanilang jumbo. Ayan. Jumbo pack. Ang tender juicy hotdog is 42 riyals. So hindi ko alam kung magkano dyan sa Pinas guys. Dito sa Qatar, 42 Qatari riyals. So ang conversion yata ngayon is nasa 15 point something. Itong kanilang pork hock. Tama bang pronunciation ko? Pork hock. Ayan. So, yung pork hock is sa ibabaw ng binti. Binti ba yan ng baboy? Dito sa may ano niya. So, ito is ilang grams ba ito? 800 grams na pork hock. Tama ba pronunciation natin? Ang price naman ito guys is 39 riyals. So ito yung gagawin ko na pang sigang kasi may buto siya. Ang gusto ko sana ng bilhin is yung kanilang spare ribs pero mas mahal. 52 yung isang pack. So ito na lang at least malaki siya. Ito rin pala yung ginagamit namin pag ano, pag mag-crispy pata. Yeah. So maybe one day papakita ko sa inyo kung paano lutuin ang crispy pata sa air fryer. Ayan. And the last one sa frozen items or frozen pork na binili natin is itong kanilang sticky bacon and smoke. Ayan. Ito is 400 grams. Ang kanilang bacon dito is 28 riyals. So, 28 riyals yan. Ayan. I don't know kung magkano to sa Pinas. Iba yung bacon natin sa Pinas, di ba guys? Mas masarap syempre yung atin dyan sa Pinas na mga bacon. Sunod natin is itong plastic bag which is yung non-frozen item. Bumili ako ng chicharon. Merong dalawang klase ng chicharon sila. Ito yung chicharon ng lapid, Manila fries. Ito naman with laman. Ayan, with laman siya guys. Itong chicharon na mayroong laman is 30 riyals. Wow, di ba? Sobrang mahal. Dalawa pala guys na may laman yung binili ko. Ayan. Lahat pala ito with laman. This is for my husband. Minsan, sinasawag namin to sa munggo. Masarap. Ayan, itong lapid. Chili. Chili flavor. Ayan. And, bumili ako ito. Masarap ito guys. Yung kanilang pork ham na 82% meat content. 455 grams. So, ito guys is 24 Qatari riyals. Ayan. Masarap ito guys. So, pag mayroong mga time na tamad ka magluto, ito yung
niluluto ko, pambaon din siya. Pero pag mga times lang na walang uulamin, hindi mawawala sa aking QDC haul ang liver spread. Ito yung Reno liver spread. Ayan. So dalawa lang yung binili ko, guys. This is worth 5 reals each. So bali ito dalawa, 10 reals. Para pag nagluluto tayo ng kaldereta, pang sawsawg, and minsan, pang bread. So masarap to sa bread. Ayan. Last two items na nabili ko is itong Spam. Ayan. Ito, hindi ito mawawala talaga pag pupunta kami ng QDC. Kasi ito, pambaon din. At pag yung wala nang laman yung ref, ito yung sagot. Ito yung mga pang, ano na, survival na ulam. Ayan! So ito, ang isang can nito is 28 reals. Ay, no, mahal talaga gas siya, guys, dito. Kasi lahat dito is import. So, kinupa din nila sa ibang country. Ay, yung mga frozen na pork, galing siya sa Denmark. So, ayan lang, guys, yung ating QDC haul. At ang total na na-damage ko ngayon is, tan-tararan, 367 reals. So, medyo matagal na rin naman yan sa amin, guys, ng asawa ko, yung nabili ko ng mga pork. Kasi hindi naman kami everyday nagpo-pork. Hindi rin naman kasi ako mahilig sa pork talaga, guys. Pag yung namimiss ko lang sa mga kababayan natin dito sa Qatar, kung bago ka palang dito sa Qatar at naghahanap ka ng baboy, visit their website. I-leave ko dito sa description box yung kanilang website and mag-inquire kayo. And of course, just follow the requirements. Submit nyo lang. And madali lang pag mag-apply kayo ng ano, ng license or ng permit, ng liquor permit dito. Bawal na bawal lang talaga dito, guys, is yung magtinda ka ng alak at ng baboy. So, wag na wag nyo pong gagawin yan kasi nanghuli talaga sila. And of course, makakancel yung inyong permit. Ayan! So, I hope na na-enjoy nyo ang video na ito at nakatulong sa inyo, especially sa mga kababayan natin dito sa Qatar na gustong magkaroon ng QDC license. So, at sa mga nagtatanong kung magkano ang baboy dito sa Qatar. So, yung mga alak kasi, guys, marami din naman silang alak, but then, mahal din siya. I'd like to shout out my new subscriber na si Miss Scarlett Lavi. Yan. She's based in India and a fellow kababayan din. Hello, sis. Thank you for watching. And of course, sa mga loyal subscriber ko na walang sawang nanonood sa aking mga YouTube video, maraming maraming salamat. And I hope na patuloy nyo akong suportahan. And of course, for those of you who are new to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. And also hit that notification bell to be updated pag mayroon ako mga bagong uploads. So, madamong salamat! Hanggang sa muli!